Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Kuya Jerwin at gusto ko pong sabihin sa inyo na miss ko na po kayo, JJ. Yeah. Miss na miss ko na po yung the way we used to be, yung mga bagay na ginagawa natin, yung sama-samang pagpupuri, yung sama-samang pananalangin, yung sama-samang pagsamba sa Panginoon. Pero ngayon, day 15 na po tayo ng ating prayer and fasting. Kamusta na po ba ang lahat? Kamusta na po ang ating pananalangin? Kamusta na po ang ating pag-aayuno? Nawa po sa ginagawa nating second wave ng prayer and fasting, mas nakikilala, mas minamahal, mas nauunawaan natin yung plano ng Panginoon kahit na tayo po ay patuloy na nandoon sa ating mga tahanan dahil po sa enhanced community quarantine. Nawa sa gantong pagkakataon, mas nakikilala natin ang Panginoon. Ngayong pong araw na ito, gusto kong magbahagi kung ano na po ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Gusto ko pong magbigay sa ating lahat ng mensahe na sinasabi ng Panginoon sa mga panahon natin. Nawa tayong lahat po ay nakakaranas ng kapayapaan, nakakaranas ng pagpapala, nakakaranas ng pabor sa Panginoon. Kahit na po marami ngayon ang takot, marami ngayon ang nangangamba, marami ngayon ang nagdadalawang isip kung tunay nga ba ang mga sinasabi ng Panginoon sa atin. Pero kapatid, gusto ko pong i-encourage tayong lahat na kahit kailanman hindi tayo binigo ng Panginoon at kahit kailan ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako dahil ang sinabi niya ay sinabi niya. Ngayong pong araw na ito, sa ating day 15, marami na po tayong narinig na mga mensahe, marami na po tayong napakinggan sa at simula first wave, ngayon po nasa second wave tayo ng prayer and fasting. Nakilala po natin ang Panginoon, naunawaan po natin kung sino siya, kung ano yung kaya niyang gawin sa kalagitnaan natin. Ngayon naman po, gusto ko pong i-encourage tayong lahat, pinapaalala ng Panginoon na ikaw at ako ay may pwedeng gawin din sa mga panahon na to. May parte ka na kaya mong gawin at may parte rin ako, tayong lahat, na pwede nating magawa while we are in the enhanced community quarantine. Bakit po? Ano po yung mga bagay na pwede nating gawin? Pinapaalala po sa atin ng Panginoon yung salitang magbantay. Ngayong araw pong ito, gusto ko pong i-share sa inyo na ano ba talaga ang ibig sabihin ng salitang magbantay at bakit ito ipinapaalala ng Panginoon sa atin. Bakit ito nais ng Panginoon gawin natin, magbantay. Ito po yung title natin ngayong araw, ngayong umaga, magbantay. At ano po yung babantayan natin? At po yung gagawin natin? Bakit tayo magbabantay? Bakit po? Basahin po natin yung ating teksto sa Isaiah 62:6-7. Sabi po dito, naglagay ako ng mga bantay sa mga pader mo, Jerusalem. Hindi sila tatahimik araw at gabi. Ipapaalala niya kay Yahweh ang kanyang pangako upang hindi niya ito makalimutan. Verse 7, huwag ninyo siyang pagpapahingahin hanggang hindi niya na itatatag muli itong Jerusalem, isang lungsod na pinupuri ng buong mundo. Bakit po kaya ito pinaalala sa atin ng Panginoon at bakit ito pinapaalala ng Panginoon? Ginamit sa mga talatang ito ang mga tagapagbantay upang ipaalala sa atin na tayo ay tinawag para manalangin. Di pala aksidente bakit tayo may prayer and fasting. Hindi pala aksidente, bakit tayo nananalangin ngayon? Bakit po? Sinabi dito sa binasa natin sa verse 6, naglagay ako ng mga bantay sa mga pader mo, Jerusalem. Ano bang ginagawa ng isang tagapagbantay? Example po natin dito yung isang security guard. Ang isang security guard po, matibay niyang binabantayan kung ano yung nasasakupan niya. Matyaga niya pong binabantayan kung sino o ano man ang nangyayari sa kanyang nasasakupan. Ano pa po? Bukas ang kanyang isip
ang kanyang mata, ang kanyang buong atensyon sa nangyayari sa paligid niya. Dahil po, binabantayan niya kung may masamang loob, may masamang mangyayari dun sa kanyang nasasakupan. Alam niyo po, dito, naalala ko kaya pala ilang beses nang sinasabi sa atin ng Panginoon ang paying attention o pagbibigay ng buong atensyon sa kalooban ng Panginoon. Naalala niyo po ba yung message ni Ate Rhea? Pay attention! Naalala ko po, shinare niya sa JG Atansa, pag kinamusta ko po kayo, ano daw po dapat ang sagot? Kamusta mo mga taga JG? Gusto ko rin po kayong kamustahin. Kamusta na ba ang mga taga JG? Alam niyo po, sabi niya, dapat ito ang sagot ng mga taga JG. Gising na gising. Bakit po ang isang tagapagbantay ay dapat gising? Ang isang tagapagbantay ay nandoon ang kanyang atensyon, nakatuon sa kanyang kailangan gawin. Tayo rin po, ganun yung gustong gawin ng Panginoon sa atin. To pay attention. Magbigay ng buong atensyon sa pinapagawa ng Panginoon sa atin. Bakit po gwardiya yung pinaalala sa akin ng Panginoon? Kasi ikaw kapatid na nakikinig ngayon at ako, tayong lahat ay tinatawag ng Panginoon bilang tagapagbantay niya. Ano pa ang tinutukoy ng Panginoon dito? Sabi niya dito, naglagay ako ng mga bantay sa mga pader mo Jerusalem. Sino ang mga bantay na sinasabi dito sa salitang ito? Ikaw to kapatid at ako. Handa ka bang tanggapin na ikaw ay tinatawag ng Panginoon bilang tagapagbantay? Handa ka bang gawin kung ano yung gustong ipagawa sa atin ng Panginoon? Ano ba ang ginagawa ng isang tagapagbantay? O yung tinawag ng Panginoon bilang tagapagbantay, sabi po sa binasa natin, ipapaalala nila kay Yahweh ang kanyang pangako upang hindi niya ito makalimutan. Ibig sabihin po, tayo bilang mga tagapagbantay sa panalangin, tagapagbantay ng pangako ng Panginoon na sinabi niya sa ating lahat, ipapaalala natin sa ating Diyos. Paano natin ipapaalala ito? Sa pamamagitan ng pananalangin. Narinig ko po, sinabi ni Ate Sam, yung pananalangin makapangyarihan na, pero dadagdagan pa natin ang pag-aayuno. Ibig sabihin po, mas binibigyan natin ng kakayanan ang ating sarili para mas marinig kung ano yung gusto ng Panginoon na gawin natin. At ano yung mga pangakong pinapaalala sa atin ng Panginoon na sinabi niya na sa atin na kailangan nating ipaalala? Alam niyo po, hindi naman po nakakalimot ang Panginoon. Pero bakit natin siya kailangan paalalahanan? Bakit natin kailangan ipaalala sa Panginoon ang kanyang mga pangako? Alam niyo po kung bakit? Kasi po, madalas tayo ang nakakalimot. Madalas tayo ay nawawalan ng pag-asa. Madalas, nawawala din yung pananampalataya natin. Bakit? Dahil sa gantong sitwasyon, kagaya ng COVID-19, may pangako ang Panginoon sa atin, nakasama natin siya, tayo ay tagumpay. Pero nang dumating yung COVID-19, ako lang ba yung na-shake yung faith? Ako lang ba yung nakaramdam ng pag-aalinlangan? O isa ka rin sa nakaramdam nun? Alam niyo kung bakit po? Pinapaalala ng Panginoon na bantayan natin ang bawat sinasabi niya sa atin para sa mga panahong ganto, sa mga panahon na ang dilim, sa mga panahon na ang hirap, sa mga panahon na wala tayong ibang makakapitan kundi siya at ang kanyang salita. Kaya pala din sinabi na rin sa atin ng Panginoon kung bakit tayo may basic calling. Naalala niyo pa ba yung sinabi sa atin na basic calling? Yung itinuro sa atin ni Pastora at na-share din sa atin ni Ate Rhea? Ano ba yung mga basic calling natin? Una, yung personal nating relasyon sa Panginoon. Kapatid, kamusta ka? Kamusta yung personal mong relasyon sa Panginoon? Kamusta yung pakikipag-usap natin? Kamusta ba yung devotion natin? Nakikilala ba natin ang Panginoon? Huwag naman sanang lumalayo at nakakalimutan natin siya sa panahong ito. Dahil kapatid, mahirap ng malayo
sa Panginoon sa panahon na to. Ano pa yung pinaalala sa atin? Ang ating pamilya. Pinaalala din ng Panginoon sa atin yung ating family altar. Kamusta na ba? Alam niyo, natutuwa din po ako sa Panginoon dahil dito sa sitwasyon na to. Mas nakilala ko yung pamilya ko. Mas nakasama ko sila. Mas nakasama ko silang manalangin. Na-enjoy din namin yung simbahay. Nakakatuwa kasi hindi naman natin to the usual na ginagawa. Pero ilang beses na palang pinapaalala sa atin ng Panginoon na ang ating pamilya ay palakasin. Bakit po? Hindi naman natin alam na may ganito palang darating sa ating kalagitnaan. Ano pa po? Yung ating personal sharing ng gospel. Ngayon po ang hirap mag-share ng gospel. Ang hirap magasik ng magandang balita. Pero alam niyo po, gamitin natin yung Facebook. Gamitin natin yung ating mga messenger. At isa pa ngayon, maraming kinawiwilihan ng mga tao. Yung TikTok, gamitin din po natin ito. Parang tool to share the gospel. Dahil po, marami tayong maaabot sa panahon ngayon. At patuloy po tayong tinuturuan ng Panginoon sa pagkakataon na to na magbantay. Marami po akong narinig na patotoo na kulang sa alcohol, kulang sa relief goods, kulang sa mga pangangailangan sa tahanan. Pero nung nanalangin sila, binigay ng Panginoon. Tinugon ng Panginoon. Kasi alam niyo po, ang pangako ng Panginoon sa atin, sabi nga ni Pastor Ruel nung Sunday, di ba po, tayo ay susuplayan niya. Tayo ay pagkakalooban niya ng mga bagay na pangangailangan natin. Isa lang po ang kailangan natin gawin. Humingi at humiling sa ating Panginoon. Alam niyo, isang bagay po yan na kailangan nating bantayan. Ano pa po? Kailangan po nating magbantay sa ating paligid. Kamusta na ba? Kamusta yung nangyari sa ating paligid? Alam ko po, napapansin niyo maraming takot, maraming nagkakagulo, maraming hindi marunong sumunod. Pero nawa, sa mga taga-JGA, walang pasaway at walang lumalabag sa mga batas na sinabi sa atin. Dahil ang pagsunod sa batas ay ang pagsunod din sa ating Diyos. Amen? Alam niyo po, hindi naman po ibig sabihin dito dahil sinabi na na magbantay araw at gabi. Hindi naman po ibig sabihin ito, hindi tayo magpapahinga. Ang gustong sabihin sa atin ng Panginoon dito, magbantay, spiritual, magbantay. Ano bang nangyayari sa ating sa spiritual na kaganapan ngayon sa ating pananalangin? Dapat po, gising na gising ang ating spiritual. Nakikinig at nakatuon ang ating mga tinga sa Panginoon. Kasi kahit ano pong oras, pwedeng magsalita ang Panginoon sa ating kalagitnaan. May isa po pa pong example akong gustong i-share sa inyo. Naalala ko po bigla ang isang sanggol o ang isang bata. Di ba po pag may gusto siya o may nararamdaman siya, wala naman siyang ibang gagawin kundi umiyak. Umiyak ng umiyak para malaman ng kanyang mga magulang na siya ay may nararamdaman. Siya ay nagugutom, na siya ay may gustong gawin. Di ba po hindi naman siya titigil hanggat hindi niya nakukuha kung ano yung pangangailangan niya. Hindi naman niya masasabi. Dahil isa siyang sanggol o isa siyang baby pa lang, hindi niya naman masasabi na gutom siya. Hindi niya masasabi may nararamdaman siya. Pero, isang magagawa niya, ang umiyak, para magbigyan siya ng pansin ng kanyang mga magulang. Dahil rin po, parang minsan, ang sarap isipin na maging bata. Yung wala tayong ibang iisipin kundi sabihin sa ating Diyos Ama yung lahat ng pangangailangan natin, yung nangyayari sa bansang Pilipinas. Dahil alam niyo po, diringgin at diringgin tayo ng Panginoon. Diringgin at diringgin tayo ng ating Diyos Ama na nasa langit. Ang kailangan lang nating gawin, tumawag sa Kanya. Parang isang bata, tumawag tayo sa Kanya. Parang isang pananampalataya ng isang bata. Diba pag pinakakuan mo ang isang bata, maniniwala at maniniwala ang isang bata sa ipinangako
sa kanya as if natanggap niya na yung pangakong yun. Tayo rin maging isang bata sa pangako ng Panginoon na tayo ay nakatanggap na ng pangako sa Panginoon. Dahil kapatid, ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako na ang laban natin na kinakaharap ngayon ay tapos na. Ang kailangan lang natin ay magbantay sa bawat pangako at sinasabi ng Panginoon sa atin. Hindi madaling magbantay, pero ang gusto kong sabihin sa iyo, gustong ipaalala sa atin ng Panginoon, kapatid, may magagawa ka. May magagawa ang sama-sama nating pananalangin. May magagawa ang sama-sama nating pagdulog sa Panginoon. May magagawa ang sama-sama nating pag-aayuno. May magagawa tayo, kapatid, sa sitwasyon na to. May magagawa tayo para sa mga frontliners. May magagawa tayo para sa ating Pangulo. May magagawa tayo para sa ating bansa. May magagawa tayo kung sama-sama tayong nananalangin. Magkakahiwalay man tayong ituring ngayon, pero sama-sama tayo spiritually na nananalangin. Ikaw at ako ay tinawag ng Panginoon to be His spiritual frontliners, to be His spiritual warrior, tagapagbantay ng Panginoon sa panahon na to. At para anong gawin? Ipatupad ang kalooban ng Panginoon. Kapatid, para sa'yo, ano bang ibig sabihin ng tagapagbantay? Para sa'yo, ano bang ibig sabihin ng pagbabantay? Ito na yung panahon na kailangan natin gawin ito, ang magbantay. Magbantay sa bawat pangako, magbantay sa bawat sitwasyon, magbantay sa sinasabi ng Panginoon, magbantay sa bawat salita ng Panginoon, at bantayan din ang ating mga sarili kung tayo ba ay lumalalim o tayo ay lumalayo sa Panginoon. Nawa tayong lahat ay lumalalim at mas nauunawaan ang kalooban ng Panginoon. Gusto ko tang imbitahan, kapatid, manalangin tayo. Hallelujah. Kapatid, sige po, sabay tayong manalangin. Yung prayer item number 1 po natin, panalangin natin na tayo ay patuloy na bigyan ng Panginoon ng kakayanan na makapagbantay. Hingin natin sa Panginoon na tayo ay bigyan ng puso para makapagbantay sa panalangin. Hallelujah, Lord. Lumalapit kami sa trono ng biyaya. Banal na Espiritu, humihingi kami sa iyo ngayon ng kakayanan para makapanalangin at makapagbantay. Banal na Espiritu, we are asking for your burden to be upon our heart. Lord, hindi namin alam kung paano mananalangin. Pero sa tulong at biyaya mo, O Diyos, alam namin gagabayan at sasamahan mo kami sa aming pananalangin, sa aming pagtawag sa iyo. Panginoon, ang dalangin ko na kaping lahat na tinawag mo para magbantay, na magawa ang aming mga tungkulin, na magawa ang mga parte namin bilang mga tagapagbantay mo. Lord, we are crying out to you, God. I am crying out to you, Lord, and asking for your burden to be upon all of us. Na maramdaman namin, Panginoon, yung burden ng puso mo para makapanalangin. Yung burden mo sa mga panahon na to, Panginoon, dahil ikaw lang po ang makakagawa na kamangha-manghang bagay sa kalagitnaan namin. Lord, sabi mo sa iyong salita, Panginoon, ang kailangan lang namin gawin ay humingi sa iyo. Humingi sa iyo ng kakayanan para manalangin. Panginoon, we are asking of you, more of you, God,
na sa panahon na to. Ikaw lang yung mahanap namin, Panginoon. Ikaw lang yung masumpungan namin. Kaya sa iyo kami humihingi ng kakayanan para magawa. Yung sinasabi mo sa amin na kailangan namin magbantay sa mga panahon na to. Kaya Lord, papasalamat kami na binigyan mo kami ng pagkakataon na maunawaan na kailangan namin magbantay sa mga panahon na to. Lord, alam namin hindi madaling magbantay. Hindi madali, Panginoon, na gawin ang mga bagay na ito. Pero Lord, sabi mo, sapat ang biyaya mo, sapat ang kapangyarihan mo, kasama namin ang banal na espiritu. Binigyan mo kami ng kakayanan para tumawag sa iyo. Lord God, you are a good father. You're a good, good God. Napakabuti mo. Nakita ka. Kaya alam namin, magagawa namin ang magbantay sa mga panahon na ito. Salamat po, O Diyos, dahil ikaw yung nagbigay sa amin ng paalalang ito na kailangan naming bantayan. Hindi lang ang nangyayari sa aming paligid, kundi ang aming mga sarili. Salamat po, O Diyos. Ito ang aming panalangin. Patuloy po tayong manalangin. Sabi po sa ating prayer item number 2, humingi ng karunungan para sa ating presidente na sa bawat pagdidesisyon niya ang kalooban ng Diyos ang manaig. Panginoon, alam mo na nahihirapan na ang aming presidente. Alam mo kung gaano kabigat ang kanyang pinagdadaanan ngayon. Alam mo kung gaano kahirap, Panginoon, ang nakapatong na responsibilidad sa kanya. Kaya Lord, higit sa lahat, mas pinipili namin na siya ay bantayan at ipanalangin. Mas pinipili namin na siya ay suportahan. Mas pinipili namin na siya ay ipanalangin at dalhin sa trono ng biyaya mo, Panginoon. Lord, narinig ko minsan, sinabi niya, nung wala na siyang magawa, nakatingin siya sa langit. At ang sabi niya, siya ay nananalangin. He is praying for one true God. Lord, alam mong naniniwala siya sa iyo. At sinabi niya, Panginoon, na yung Diyos na kilala niya kayang gumawa ng himala, kayang kumilos. Kaya Lord, alam namin sa panahon na to, ikaw yung magbibigay sa kanya ng wisdom, ng karunungan, ng kaalaman, paanong patuloy at patuloy naming malalagpasan ito. Kaya Lord, nananalangin kami ng pagpapalakas sa kanya, nananalangin kami ng patuloy na kapayapaan na maranasan niya, nananalangin kami, Panginoon, na ang biyaya at pagsama ng iyong banal na espiritu ay mararanasan ng aming presidente. Lord, hindi aksidente na sa panahon na to naranasan namin ang epidemyang ito. Dahil Lord, ipinakita mo, ipinaranas mo sa amin, Panginoon, yung mga bagay na hindi pa namin nararanasan, at ipinapakita mo na kailangan namin siyang panalangin, kailangan namin siyang bantayan, kailangan namin siyang suportahan. Dahil Lord, walang ibang pwedeng sumuporta sa kanya kundi kami, ng mga mamamayang Pilipino na umaasa sa kanya. Lord, ang panalangin namin, masumpungan ng bansang Pilipinas yung pabor na nanggagaling sa iyo, yung kapangyarihan nagmumula sa iyo, yung kapayapaang nagmumula sa iyo. Lord, alam namin, nung namatay ka at muling nabuhay, binigyan mo na kami ng pagtatagumpay. Kaya ang panalangin namin sa laban na ito, kasama ng aming presidente, lumalaban kami mula sa pagtatagumpay. Hindi kami lumalaban para magtagumpay, dahil una pa lang ibinigay mo na sa amin ang pagtatagumpay. Kaya Panginoon,
Ang laban ng aming presidente ay laban din naming lahat. Kaya Lord, as we are praying right now, as we are asking of you, O God, ikaw ang kasama ng aming presidente. Nananalangin kami na kagalingan ay dumaloy sa kanya. Nananalangin kami, Panginoon, ng mga taong susuporta at kasama sa laban na meron siya. Nananalangin kami, Panginoon, na mas marami pang magbabantay para ipanalangin siya. Salamat, Panginoon, for we have time to pray like this. Salamat aming Ama, dahil ikaw yung Diyos na meron kami. Salamat, salamat, Panginoon. Kung wala ka, hindi namin batid. Hindi namin alam kung ano ang gagawin. Salamat, aming Diyos. Ngayon naman, kapatid, ipanalangin natin yung ating prayer number 3. Ipanalangin na ang bawat pamilya ay maging tagapagbantay sa panalangin at tumawag ng may pananampalataya sa Panginoon. Sige, sabay tayo kapatid na manalangin para sa pamilya mo at sa pamilya ko. Panginoon, nanalangin kami kasama ng aming pamilya, kasama ng aming sambayanan. Lord God, na ako ang panalangin namin sa aming personal ay makilala ka namin. Gayun din ang aming pamilya, Panginoon. Mas lumalim kami sa iyo. Mas makilala ka namin bilang Diyos na tagapagligtas. At kung meron man sa amin ngayon na hindi pa buo ang pamilya sa pagkakakilala sa iyo, Lord, ang panalangin namin, tataas ang antas ng pananampalataya ng aming mga pamilya. Tatawag ang bawat pamilya sa iyo, Panginoon. Lord God, wala na kaming ibang malalapitan bilang isang pamilya kundi ang Diyos na makapangyarihan na kagaya mo. Lord, sa panahon na to, maraming tumatawag sa iyo. Kaya Lord, gamitin mo ang aming pamilya. Gamitin mo ang sitwasyon na ito to call upon the name of Jesus. To call upon the name of our Lord Jesus Christ. Lord, nagpapasalamat kami sa COVID-19. Dahil binigyan kami nito ng oras para sa aming pamilya. Binigyan kami ng oras na, ng COVID-19 ng oras to reflect ourselves before you. Binigyan kami ng oras ng COVID-19 para mas makilala ka at para mas mapalapit sa iyo ang aming pamilya. COVID-19 is not just a negative issue. But Lord, COVID-19 is a gift of time. A privilege for us to be with our family. Kung noon, Panginoon, bilang pamilya, hirap kaming makapanalangin. Hirap kaming makumpleto. Hirap na hirap kami dahil hindi tama ang aming mga schedules. But Lord, COVID-19 give us a chance para makumpleto. Para makapanalangin. Para makilala ka. Panginoon, salamat. Kasi bilang isang pamilya ngayon, buo kaming tumatawag sa iyo. Buo kaming lumalapit. Buo kaming naniniwala sa iyo. Panginoon, you are so good. Niniwala kami, Panginoon, that everything works together for good for those who love you. Lord, maraming pamilya ngayon ang nawawalan ng pag-asa. Kaya ang panalangin namin, Panginoon, na ang bawat pamilyang nawawala ng pag-asa ay makasumpong sa iyo. Ang bawat pamilya ay matutunan magbantay sa panalangin. Lord, we are calling forth every family to call upon the name of Jesus. Yan ito ang nais mo. Ang panalangin namin maitatag ang family altar na kung saan ang bawat miyembro ng pamilya ay nababantayan. Panginoon, salamat sa pagkakataon na to. Dahil COVID-19 give us a chance to
be with our family. Kahit na ang hirap na sitwasyon, pero Lord, may isang bagay na magandang nagawa, ang COVID-19. Ito yung dalin ang pamilya palapit sa iyo. Dalin ang bawat pamilya na makilala ka. Dalin ang bawat pamilya sa iyo, aming Ama, sa iyo, aming Diyos. Ikaw ang Diyos ng aming pamilya. Ikaw ang Diyos ng bawat pamilya. Ikaw ang Diyos ng pamilya ng Jejia. Ikaw ang Diyos ng Jejia Bukal. Ikaw ang Diyos ng Jejia Kare Marino. Ikaw ang Diyos ng Jejia Noveleta at Rosario. Ikaw ang Diyos ng Jejia Dalhican. Ikaw yung Diyos na kilala at tinatawag namin. You are Jesus, the great I am. Panginoon, na ang bawat pamilya sa Jejia ay makakasumpong ng presensya at kapayapaan nagmumula sa iyo. And the rest will follow. Blessing will follow. Favor will follow upon our family. Protection will follow upon we know the name of Jesus. Upon we call the name of Jesus. Kaya Lord, salamat for the gift of time. Thank you for the time of reflection. Thank you for such a privilege to pray and to be with our family. Salamat, Panginoon. Salamat, aming Ama. Salamat, Panginoong Jesus. Thank you, God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Kapatid, kamusta ka? Tuloy pa tayo sa panalangin. Tuloy natin sa prayer item number 4. Ipanalangin ang mga simbahan ng Panginoon ay magkaisa sa iisang hangarin para sa Diyos. Sama-sama natin panalangin ang bawat simbahan. Panginoon, dumudulog kami sa iyo bilang katawan ni Kristo. Panginoon, ang panalangin namin maisantabi ng bawat relihiyon, bawat sekta, bawat kultura, bawat doktrina, Panginoon, ng bawat simbahan sa panahon na ito. Lord, ang panalangin namin na talagang ang katawan ni Kristo ay magkaisa sa iisang hangarin. Lord God, sabi mo sa John 15:16, kami yung mga pinili. Kami yung mga hinirang. Panginoon, ito na yung panahon para mamunga. Ito na yung panahon para ang iyong mga bunga ay manatili, Panginoon. At sa pagtawag namin sa iyong pangalan, Panginoon, ang aming mga dalangin ay magaganap at matutupad ayon sa iyong kalooban. Lord, ang panalangin namin na magkaroon ng unity sa bawat simbahan. Magkaroon ng pagkakaisa sa panahon ngayon. Magkaroon ng pagmamahalan. Magkaroon ng pag-ibig upang mabantayan namin, Panginoon, bilang iyong katawan sa lugar na ito, sa bansang Pilipinas, ang iyong kalooban. Lord, tinawag mo ang bansang Pilipinas to be your ship nation, O God. Lord, matagpuan mo nga kami bilang iyong radiant bride, your anointed bride, O God, na ang bawat simbahan, Panginoon, ang bawat pinili mo, O Diyos, ay talagang magkakaisa, magbubuklod-buklod para sa iisang hangarin ang ikaw ay maitaas, Panginoon. Lord God, hayaan mo na ang bawat simbahan na iyong tinawag, iyong pinili sa panahon ngayon ay tumayo. Lord, let the bride of Christ arise in this time and season.
Let your light shine upon the body of Christ. Let your glory shine upon the body of Christ. Let there be unity. Let there be love. Let there be peace upon the body of Christ dito sa bansang Pilipinas. Lord, salamat po dahil sa pagkakataon na ito, mas nauunawaan namin bakit may simbahan. Bakit may gantong pagkakataon sa aming sitwasyon ngayon? Salamat, Panginoon, dahil inalaw mo ang aming pamilya na maging simbahay, Panginoon. Inalaw mo, Panginoon, ang mga pangyayaring ito na dahil after this, there will be great awakening. There will be great revival. There will be signs and wonders. There will be miracle. Lord, ang panalangin namin bilang isang simbahan, ang aming bansa ay pag-agalingin mo. Ang panalangin namin bilang katawan ni Kristo, na ang bansang Pilipinas ay makakaranas ng pabor at biyaya nagmumula sa iyo. Lord God, we apply the blood of Jesus upon our nation. Bilang isang simbahan, ito ang aming panalangin. Bilang isang simbahan, ito ang aming sinisigaw. And we cry out for our nation. We cry out for Philippines. We cry out, O God, that your will be done sa bawat simbahan na tinawag mo, Panginoon. Lord, salamat sa pagkakataon na to. Binigyan mo kami ng pagkakataon para makapanalangin. Binigyan mo kami ng pagkakataon para maunawaan ano bang ibig sabihin ng pagbabantay. Lord, binigyan mo ito sa amin para kami ay gumising sa katotohanan. Binigyan mo sa amin ito para makapagbantay. Salamat po, O Diyos. Salamat, aming Ama. Sa pagkakataong ito'y kami nakapanalangin. Salamat sa kapatid kong nakikinig ngayon. Lord, pag-ingatan niyo po sila. Salamat sa kapatid kong nakikinig ngayon. Pagpalain niyo po sila. Salamat sa kapatid kong nakikinig ngayon. Ingatan niyo po sila. Ina-apply ko po sa panalangin ng banal mong dugo para sa bawat isang nakikinig ng iyong mensahe at ng panalangin ito. At ang panalangin ito, Panginoon, there will be deliverance. There will be deliverance. There will be healing. There will be signs and wonders as we cross over to end this season, to end this situation, as we cross over to see the new chapter, to see the new season of our nation, of our calling. I am praying for breakthrough. I am praying for victory upon victory. Breakthrough will come upon our nation. Breakthrough will come upon our family. Breakthrough will come upon our personal life. I pray and declare breakthrough will happen right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa pagkakataong ito. Sa araw na ito, na kaming lahat ay nakapanalangin sa iyong lahat ng papuri at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus. Amen.